Magandang araw po, lungsod ng Calapan sa mga Calapeño. Isang palatuntunan po ang mapapanood ninyo sa mga sa araw na ito na naglalayon na may ibigay po namin sa inyo ang mga kaganapan sa lungsod ng Calapan. Malaman po ninyo kung ano yung mga nangyayari, lalo na po sa bawat departamento ng pamahalaang lungsod ng Calapan. Kaya sa pagkakataong ito, samahan po ninyo kami sa ating palatuntunan ito, sa ating palatuntunan pag-usapan natin. Siyempre, makakasama po ninyo ang inyong lingkod, ang inyong kasanggang totoo sa Himpapawid. Rolly D. Macali po, of course, ang aking mga kasama. At ako naman po si Junior Dacapulco mula po sa Spirit FM, Calapan. Hey, Nobby Acosta po sa OMD Pilipinas Online Radio, sa mga program host. At Jerry Algaide po ng 96.9 radio natin, Calapan City. Okay, so yan po yung mga kasama ko ngayon na makakasama ninyo at mapapanood kung paano po natin maibibigay yung mga impormasyon na dapat nating malaman sa pamamagitan po ng ating mga bisita ngayong araw nito. Siyempre, unahin po natin. Ladies first po muna tayo. Ma'am, pakilala po muna kayo. Ako po si Julieta Paduada, ang program manager ng Health Card. Magandang araw po sa inyong lahat at lalo na po sa ating mga beneficiaries at sa ating mga barangay ng 62 barangays. Nandito po kami para ipaliwanag sa inyo kung ano ang maibibigay pa naming serbisyo para sa taong bayan. Magandang araw sa atin lahat at nagpapasalamat ako sa sampu ng aming opisina, ang OSCA, Office for the Senior Citizens Affair, Calapan, sa pagbibigay ng oras at ng pagkakataong makapagpaliwanag. Ako po si Oscar Rica Blanca, OSCA Head ng Calapan City. Sa kasalukuyan po, napakahalaga ng pagkakataong ito sapagkat alam po natin marami tayong gustong maalaman, lalo na po sa mga departamento kanilang pinangungunahan, lalo na po sa ating mga senior citizen dito sa ating mga Calapeño, na alam natin kapag ka nagkakaroon ng pagkakasakit, lagi natin iniisip saan kaya tayo po pwedeng humingi ng tulong. Kaya naman, sa pagkakataon ito, simulan po natin ang ating kwentuhan, ang ating tanungan. Unahin po natin kay Ma'am Julieta Paduada. Ito pong siya po yung City Health Card Program Manager. Napakalaking tulong nito eh. Dito pagka tinanong sa atin saan tayo hihingi ng tulong, pagka dukot natin sa bulsa, meron tayong makakapang card na nagsimula ito kung saan ano ang kulay eh. Pero hindi mahalaga, as long as ino-honor yung card na yan, laking tulong sa ating mga Calapeño ang nagagawa po nito. Ma'am, ito pong mga gold card nito or ano mang kulay health card, yung, health card. Yung health card na yan. Itong health card nito, ano-ano yung mga main na benepisyong nakukuha dito ng ating mga Calapeño? Yung po'y napakaswerte po ng taga-Calapan. Sa buo pong may Maropa, ang Calapan lang po may ganitong benepisyo. Mm-hmm. Ano po? At ito po ay hindi lang single meal na ibinibigay sa tao, natulong sa tao. Kundi po ito ibinibigay ng para pong buong pamilya ay natutulungan. Una po yung ating benefits dito na makukuha natin, yung hospitalization. Yung sa hospitalization po, yung may-ari po ng card, may 45 days of confinement na magagamit po niya ang health card. Tapos meron another 45 days po na magagamit ng kanyang mga beneficiaries. So 90 days po sa loob ng isang taon na magagamit nila ang health card. At yung pong health card na yan ay kung ang miyembro po ng pamilya ay may sakit, ilan man ang miyembro ng pamilya, sabay-sabay pong gagamitin yan, ay pwede pong magamit. So tayo naman po yung nakoconfine ng 3 days. Meron po tayong binibigay na every confinement na 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos sa lahat po ng mga ospital dito sa atin sa Calapan. Ano po yung mga ospital? Babanggitin ko po yun. Yung Maria Estrella General Hospital, ang Luna Goco Medical Center, ang Medical Mission Group Hospital o MMG, ang Santa Maria Village Hospital, ang Hospital of the Holy Cross, ang
Mindoro Oriental, Mindoro Provincial Hospital, at ngayon nga po, kasama pa po natin ang Oriental Mindoro Medical Center. So lahat po ng ospital, may MOA po tayo. Hindi lang po yan pakiusap ha, talaga pong may MOA tayo at may ginagamit na card. Yun nga po ang sinabi ni Sir kanina, na basta dala niyo yung card nyo, hindi kayo pwedeng hindi tatanggapin sa pitong ospital na yon. Ano po? Meron pa rin po tayong mga iba pong clinics and laboratories. Pwede po rin yung po yung magamit sa St. Therese de Avila Medical Diagnostic Center, ang Divine Grace Clinical and Laboratory Center, ang LBR Clinical Laboratory and Medical Center, at ngayon nga po ay yung LabCure. So lahat halos po ng laboratory, clinics dito, diagnostic clinic, ay magagamit din po yung health card na yan. At may MOA rin doon po tayo. At meron pa rin po tayo mga optical clinic, ano po, na magagamit po yung ating libreng salamin. Yung pong ating Katya Acob Optical, ang Dilova Gamboa Optical, ang Ilagan Reason Optical Clinic, ang Goko Optical, ang Abel Optical Clinic, ang RS Family Optical Clinic, ang Tolentino Optical Clinic, at ang RL Santos Optical Clinic. So meron po tayong kabuuan na 7 ospital, 8 optical clinic at 4 na diagnostic clinic. So mga kapamilya po, bigay po yan na ating mayora para po sa mga taong bayan. May pagpipilian po kayo at sasabi ko nga po, yan ay hindi lang single meal katulong, kundi binibigay po yan tulong. Bukod pa po sa ating hospitalization, meron po tayong yung mga diagnostic na laboratory na binibigay po. Kahit po ang request ninyo ay sa private hospital o private doctor, pwede po yung magamit doon sa ating mga hospital at saka mga diagnostic clinic. Ang una po yung ultrasound, blood chem, pwede po magamit yan. Pwede po magamit sa MRI, sa CT scan, at sa iba pa pong mga laboratory test. Kasama po ang chemotherapy at dialysis. So talaga pong holistic talaga. Yan po yung lahat ay bigay para sa mga taong bayan ng Calapan. Kaya napakaswerte po ang mga taga-Calapan talaga na mayroong ganyan. Marami pong mga gustong gumaya ng mga municipalities pero hindi po pagaya yan. So yun, at least malinaw po sa ating mga kababayan, yung pong mga benefits under health card program ng city government mula po kay Ma'am Julie Padwada. So lipat muna po tayo kay Sir Oka, ang OSCA head po ng lungsod po ng Calapan. Sir, ano naman po yung mga services na kinikater po ng inyong tanggapan? At so far, ilan na po ang registered senior citizen sa lungsod ng Calapan, sir? Maraming salamat. Sa ngayon, meron tayong nasa more than 17,000 na senior citizen sa lungsod ng Calapan and still increasing, counting. At ang ating, aside from regular na pag-i-issue ng OSCA ID, kung saan pinapaliwanag din natin yung pribilehiyo at karapatan na kaloob noong card. Hindi ko mo ikaw ay may card ay lahat na ay karapatan. Meron ding tungkulin yung may hawak noon. Yung pag-aabuso ay hindi pinapayagan. Anong klase ang pag-aabuso? Yung paggagawa ng pay. May mga naggagawa yung hindi pa senior na ginagaya, copy-paste lang sa computer. Yan ay pinapaliwanag namin para naman maintindihan nila na hindi lahat ay karapatan. Mayroong pribileyo. At ang pribileyo at karapatan ay magkaiba. Ang karapatan ay kung ano ang nasa batas. Pribileyo, katulad nung libreng sine, pribileyo rin yan. Lamang yan. Pero pwede yan putulin anytime. So yun ang pribileyo. Pagkakaiba ng pribileyo at karapatan. So bukod sa yan, meron kaming binabalak o sinimulan ko namin dahil ako'y bago pa lang sa opisina, yung pagbibigay ng mga kopya ng lahat ng ordinansa ng lungsod na may kinalaman sa senior
So far, meron na tayong 13 ordinansa, local ordinance, na may kinalaman sa senior. Marami ang hindi nakakaalam na yun pala ay sa mayroon palang batas ang local na pamahalaan na sumasakop doon sa particular na sitwasyon na yun. Mm-hmm. Tulad na yung sa priority lanes, nasa batas yan, local. Merong ginawa ang local government, enabling law. Meron yan sa national, kada nagawa pa sa local. Yun ang isa sa marami karapatan. Isa pa, ginagawa namin, o ginagawa pa lang, dahil nga bago kami, ay nagbibigay kami ng mga memorandum circular na nanggagaling sa national. Katulad ng halimbawa, yung diskwento sa vitamins and minerals, maraming hindi nakakaalam nun. Isa pa, yung tungkol sa diskwento sa mga medical equipment, katulad ng wheelchair, crutches, walking stick, yung mga ganyan. Ipaparnis namin sa lahat ng presidente at opisyal ng mga barangay para kanilang guidelines, maipaliwanag nila sa kanilang mga miyembro na ito ang karapatan. Hindi yun pag-aaring personal ng presidente kung manapay ito ay pasalin-salin dun sa susunod. Tapos, kung may mga updates, paparnisan namin sila ng paparnisan. So, hindi sasabihin na ay hindi namin alam yan. So, yun ang ang ginagawa na. Para naman po kay Ma'am Dilipadwada, tukol po ito sa kung saan at sino-sino ang mga pwede mag-avail itong health card sa loob ng isang pamilya. Ilan po ba ang, ito po ba'y may limitasyon? Kung halimbawa nakapangalan ito sa padre di pamilya, ilan po ba sa membro ng pamilya ang pwedeng gumamit itong health card na ito sa mga nabanggit ninyong benepisyo? Ang health card ay yung buong pamilya ay pwedeng gumamit. Kaya nga yung pag magme-member, isa lang yung member, yung cardholder, either yung babae o yung lalaki. At beneficiaries na niya yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak. Yung asawa, kaya hinihinga namin ng marriage contract kasi yung legal na asawa ang kailangan magbenepisyo. Baka iba yung nilagay na pangalan. So, kailangan ang kanyang marriage contract. Ay, sa mga beneficiary naman, birth certificate ng mga anak. Ngayon, kung may anak siya sa una, pero sa kanya pa rin nakapangalan, pwede pa rin siyang beneficiaries. Ano, hindi natin sinasabi na ikaw ay anak sa una o anak sa pangalawa, hindi ka beneficiaryo. Basta ikaw ay anak nung cardholder, beneficiary ka rin. So, yun. Tapos yung mga senior citizen, may kanya ng ID. Ang beneficiary naman, yung kanyang asawa, pero isa lang din ang ID na gagamitin. Kasi yung mga beneficyo na yon, kung ano yung meron ng cardholder, pwede rin gamitin ng mga beneficiary niya. Hindi yung cardholder lang. Yung ating laboratory procedure, yung hospitalization, pwede rin gamitin yon kahit na yung magkasabay nga. Sa loob po ng isang taon, ilan pong beses pwedeng magamit ito ng mga beneficiary na bangit? Yun nga ang sinabi ko, hospitalization, kagaya sa hospitalization, 45 days of confinement ng cardholder. Another 45 days, paghahatian ng mga beneficiaries. So 90 days sa loob ng isang taon, ganun karami ang tulong sa ating mga kalapeño. Meron ako. Kay Ma'am Pop Padwada. Ma'am, kadalasan po yung ospital o yung nagpapa-ospital, ang tanong po ng nasa ospital ay, may telehealth po kayo. Sa ang tanong ko po is, ano po ang pagkakaiba nitong health card nyo ng city dito sa PhilHealth? Yan nga po yung magandang benepisyo ng health card. Kung may PhilHealth po kayo, go! Gagamitin po yung PhilHealth. Pagkatapos po na makaltas ang PhilHealth, yung health card, pwede pa rin pong isabay. Okay. So far ma'am, ngayon po, ilan na po yung total card holders na Kalapeño? At magkano po yung budget allotment na nilagay po ng Executive Department para po sa taong ito, 2024? Sa ngayon, ang dami na talaga yung binibigyan natin ng benepisyo. 90,028 na. 40,987 ang cardholder. Mm-hmm. Tapos ang kanyang mga beneficiaries ay 49,941.
So may kabuuan total na sineserbisyon tayo na 90,028. Ganun na kadami. Halos lahat na ng mga Kalipeño ay nabibigyan natin ng serbisyo. I see. Alright. Pasok naman po tayo sa senior citizen. Sa senior citizen, hindi naman kaila po sa atin na dito sa lungsod ng Calapan, nagkataon, which is wala namang masama, no, ha? Na magkaroon ng dalawa, tatlo, kahit ilan na samahan ang ating mga lolo at lola. Wala namang bawal sa batas niyan. As long as they are all senior citizen talaga. Sa bahagi po dito sa inyo, Mr. Oscar Rica Blanca, ang ating OSCA head, sa bahagi po ninyo, hindi pa kayo nahihirapan bilang isang presidente ng mga senior citizens sa lungsod ng Calapan na merong dalawang grupo. May sinasabi pa nga yung iba na itong pinangangasiwaan ninyo, ito ang hindi mo, at yung isa naman ay parang nagtayo sila ng kanilang sarili. Pero ang sabi nga ng ating Punong Lungsod Mayor Murillo, ala namang problema. Kahit ilan ang maitatag, okay lang yan. As long as senior citizen talaga at ang city government, parehas ang kanilang pagtingin kung ano lahat ng biyaya na dapat matanggap ng bawat isang lolo. Lola, alright, sa bahagi po ninyo, paano niyo po kinikater yan? Wala bang nagkakaroon ng issue na dito lang sa grupo ninyo, while sa kabilang grupo ay medyo bitin? So paano po ninyo ginagampanan yan? Unang-una, nais ko munang i-correct na ako ay hindi presidente ng senior citizen ngayon. Dati, ako ay presidente ng senior sa barangay namin, sa Libis, okay, sa lungsod ng Calapan, sa Mimaropa, at naging vice president ako ng national. At naging secretary general ako ng National Federation of Senior Citizens sa loob ng 8 taon. Ngayon, ang posisyon ko ay OSCA head, kung saan ang kine-cater namin lahat ng senior na taga-Calapan. Maging ikay mahirap, mayaman, makulit, lahat kine-cater namin. Walang pinipili. Ngayon, doon sa sinasabi na yung pwedeng mag-organize ng isang grupo, ayon sa ating Philippine Constitution, freedom of assembly. Kaya inaalaw yan. Ngayon, sa tungkol sa pamamahala, katulad ng sinabi ko, hindi kami namimili. Basta senior citizen ka ng Calapan, welcome. Ano ang problema niyo na may kinalaman sa senior, sa abot ng aming makakaya, gagawa namin ng paraan. Walang itatangi. Ngayon, doon sa pagkakaroon ng another group, yan ay nangyari hindi sa panahon, or I would rather say, napatsyempo na yan ay nangyari noon sa panahon ng ating mahal na Mayor Murillo, sapagkat na, noon pa yan ay meron ng ika nga'y nagsisimula na o nagsimula na. Kaya lang hindi magkalakas ng loob na maghiwalay ka agad dahil siguro sa ibang mga sirkumstansya. Pero ako, kahit simula pa, before pa ako maging OSCA head, wala akong pinipili sa dalawa. Gusto sir, ko maging neutral. On your experience, kayo po yung OSCA head. Naturingan, may dalawa tayong grupo. Kapag nagbababa kayo ng mga information na kinakailangan nating ipunin sila, sila po bang dalawang grupo ay cooperated naman? Well, so far, katulad ng sabi ko, ako'y bago pa lang, meron akong na-attendan na grupo ng both groups. At very cooperative naman sila. Welcome. Sinasabi ko nga, na pagka kayo may mga meeting, imbitahan niyo ko. At para ipaliwanag ko, marami kasi, napansin ko nung magsimula ako na maraming hindi alam pa ang ating mga senior citizen. Maraming pa. Ang akala lang yung iba ay alam na nila lahat. Ganon din, binabanggit ko sa aking meeting na encourage yung lahat ng mga senior, regardless kung ikaw ay mayaman,
o ikaw yung ma-influensya, nag-retired kang director o superintendent, please attend para mas malaman nyo, makatulong kayo sa organisasyon. Maaring meron kayong nalalaman na pagkikinabangan ng grupo. Ang nangyayari, kahit obserbasyon ko, nung ako ang presidente pa, ay hindi na uma-attend yung mga kalimitan, hindi naman lahat. Hindi uma-attend. Siyempre, siguro, tingin nila, eh, alam na nila. Kaya pagka sila nagpaliwanag doon, hindi nila, hindi agad mo makumbinse. Kumbaga sa kwan ay nagdi-deny sila na hindi nila alam. Hindi ko naman nila lahat. Pero yun ang obserbasyon ko. Kaya hinihikayat ko yung lahat ng mga senior, kahit na ikaw ay pinakamayaman, kahit na ikaw ay nung mag-retired ay mataas ang tungkulin, please attend and participate. Malaki may tutulong ninyo. Lalo na sa pagbuo ng constitution and bylaws. Diyan nagkamali ang marami. Nagkakamali ang marami. Parang yun ang Biblia ng grupo. Yun ang susundin at yun ang ipatutupad. Marami hindi nila naiintindihan na kung ano ang sabihin ng presidente, ay yun na lang. Parang yun na ang batas. Ang batas, yung nakasaad doon sa constitution and bylaws, kung saan pinagkasunduan. Pinagkasunduan ang lahat. Hindi yung tayo-tayo lang. Okay. Yun ang mahalaga. Kaya sinusubukan natin na gawin ito sa pamamagitan ng ika nga ipag-dialogo, pakipag-usap sa mga presidente. Sir Oka, samantalay ko na rin po itong pagkakataong ito, ano po, para bigyan lino po sa ating mga kababayan, particularly sa ating po mga minamahal na senior citizen, mga lolo at lola dito po sa lungsod ng Calapan, yung issue po na kadalasan paulit-ulit na lamang pong lumulutang po ito, na kaysa sinasabi daw po na pag may natanggal sa listahan ng senior, kasalanan ng mayor, tinanggal daw po ng mayor. Pag na-delay po ang pension ng senior coming from national DSWD, inipit daw po ng mayor. Pakipaliwanag po nito pa sa ating mga kababayan sa loka. Salamat. Mabuti na itanong ninyo yan. Sapagkat nangyari na yan, ang mayor walang karapatan na pakialaman. Maliban na lang kung ika nga ay labag sa yung tamang pamamahagi. Sapagkat kung sakasakali, there are times kasi na dinadownload yan sa ating treasury. Doon kukunin. Meron naman na katulad dito magdaan, yung taga-region, sila mismo ang nagbibigay. Ngayon, doon sa sinasabi na ginastos muna o kaya ayaw pabigay, maling yun. No? Hindi magagawa at walang karapatan si mayor na gawin yun. Malaking kaso. At hindi lamang siya, yung mga taong involved, katulad ng mga nagpe-pay out, ay pati yun sa mahahabla sila eh. Ay palagay ko hindi rin papayag yung mga yun na sa kapritsyo lang mayor eh lalabag sila. Ay malaking kasalanan yon. Isa pa, noong nagdaang payout, dahil nakarinig ako mismo sa isang dati kong kasamahan ng dating kapitan na nagsabi sa akin na totoo baga na naandyan ang pera pero ayaw ipabigay ni mayor. So, ang ginawa ko, palibas ay kilala ko ang regional director, sumulat ako, nag-email ako, itinanong ko. So, para merong dokumento na ipakikita sa mga tao na eto, wala pa rin ang pera. Hindi pa dumarating. At kung sakali naman, at ito ay dumating, hindi naman katulad yan ng personal na pera na karakarakay, eto sa iyo, eto sa iyo. Ang daming dinadaan ang proseso niyan, papeles, bago maibigay. At yun naman ay hindi sinasagka ni mayor. Walang karapatan siya. Yung normal flow ng papeles bago magkaroon ng payout. Follow-up question naman po, Tito Oka. Tungkol po dito sa mga minsan na may mga mensahe sa social media
na maituturing na isang malisyosong pangungusap na ito daw mga senior citizen na nakaratay o bedridden ay agad daw inaalis sa listahan. Gaano po ba ito katotoo at ano, paano po ba ang legal na proseso upang ang mga bedridden na senior citizen na dati nang tumatanggap ay di umano ay manatili, natanggal at para manatili pa rin. Yan o ay maling-mali yung kumakalat na balita na yan. Unang-una, hindi basta-basta magtatanggal ang sino man, maging ako na Oscahead, maging si ang ating city social welfare, wala ko siyang karapatan na basta magtanggal ng pangalan doon. Ang tanging dahilan na pwede kung sakasakali ay kung kayo ay hindi qualified according doon sa criteria o IRR kung saan sinasabi ron kapag kayo ay pensionado, kung anuman, SSS, GSIS o mga private, kung may nagsusustento, kung kayo ay may karunan, may pinagkukunan ng kabuhayan, kung mayroon kayong mga palayan o mga establishmento pinarerentahan, ibig sabihin may income kayo, doon pwede na tanggalin o irekomenda, pero dadaan din yan sa proseso. Hindi karakaraka pagkasabi tanggal, hindi. Regardless po kung hindi na po nakaka-attend ng mga pagkukulong. Regardless. Dahil nga bedridden. Mananatili siya ron, makakatanggap. At ang isa pa, gusto kong ipaliwanag din sa ating mga tagapakinig na ang presidente ho ng asosasyon, chapter o federasyon, wala hong karapatan niyang magtanggal. Na nakakarinig din tayo na kapag ka ikaw ay tumiwalag sa aming organisasyon, tatanggalin kita. Wala ho siyang karapatan. Walang wala. Kaya hindi pwedeng ipanakot yun. Huwag kayong maniwala ron. Katulad ng sinabi ko, maliban na lang kung hindi kayo o kung kayo ay may mga pensyon o may karunan, na yaan ay dadaan pa rin sa proseso. Hindi kara-karaka. Yun. Paano po lang ano? Inino po mandate yan? Sa national po ba yan o sa local? Yan sinasabi ninyo na pagbabalidate niyan. Actually, national yan. Ayun. Ang pinag-uusapan natin, social pension. Social pension. Na nanggagaling ang pondo niyan sa national. Yan ay nakasaad sa RA 9003. 9994, sorry. 9003, Solid Waste Management. 9994, na kung saan sila ang nagtakda. Hindi yan itinakda ni Mayor o ng Oscahead. Yan ay sa national. Ngayon, na misinterpret yan tungkol dun sa CASGIP naman na mamaya, maaaring itatanong din ninyo, kaya mamaya ko na sasagutin nyo. Bago po yung aking main question kay Ma'am Paduada. Ma'am, pwede ano, at the same time, mayroon ka ng ID para sa senior, at the same time, health card. Pwede po yun ano? Pwede po. Okay. Ang question po ganito, inano ko lang po yun. Yung pasyente po, o yung pamilya ng pasyente, nagpunta sa ospital, parang bibigyan lang natin ang actual na scenario itong na ospital o maku-confine sa ospital. Kasi base puro sa kaninang yung opening statement po ninyo, lahat po libre. So, ang isang pasyente, ang perang dala lang niya papuntang ospital is pamasahe. Eh, halimbawa, nagpunta po sa Maria Estrella, may mowa po ang city doon sa Maria Estrella, no? Usually, ang ginagawa po dyan, ini-screen muna bago i-refer po sa doktor. So, pag sinabi ng doktor na magpa-blood test o blood chem, doon na po papasok yung health card? Paano po? Paano po? Yung pong ating health card, ginagamit po kung hospitalization, naka-confine kayo. Pag hindi po kayo naka-confine, laboratory procedure po, ang binibigay natin tulong.
So doon, papasok rin po yung health card. Opo, pero po doon sa hospitalization, kung siya po ay may PhilHealth, kakaltasin po yung PhilHealth. Kung siya po ay may senior citizen ID, kakaltasin po kung magkano makakaltas na 20% sa senior citizen. Tapos kakaltasin din po yung sa health card. Hindi, ang health card po natin ay nakaayuda lagi. Kahit po gaano karami ang kanyang mga health card na gagamitin, ang health card po natin magagamit din. Tama po, may pakinig namin na ang order of preference is PhilHealth po na. Opo. Tapos kung may senior, kung may senior ID, gagamitin po, mamainusin din. Tapos dyan papasok yung opo, health card. Opo, health card. Mamainusin din po sa health card. Kaya malaki po ang benepisyo makakukuha ng bawat pasyente. So doon sa example ko po, na 100 piso lang ang pera niya, halos wala siyang gagastusin. Ay, hindi po natin. Depende po sa kung magkano yung kanyang laboratory, ay yung kanyang sakit, kung magkano po yung mga doctors, kasi malaki rin po yung sa doctors. So yung nakaalat po, nakaalisin ng PhilHealth, yun po yung maaalat. Okay. Yung sa senior po yun, kung ano pong nakaalat na pwedeng alisin, ganun doon po aalat. Tapos po kayo, may health card ko kayo, ganun din po, tatanggalin kung magkano ang iaalat ng health card. Okay. Ano ako gusto sana, kasama ro ulit. Yung bang kamawa nating hospital is, ano sila, ano ba ganyan, sinasabi nila, kasi usually ang narinig ko is, may PhilHealth po kayo? Sinisingit na po ba yung may health card po ba kayo? Ganun po yung kamawa natin sa yun, hospital. Tinatanong po nila kung may health card. Okay. Clarification lang po, ano ang sinasabi niya sa Jerry. Halimbawa, in 100%, let's say, halimbawa, senior citizen tatanggalin ng 20%. So, minali nyo ng 80%. Tapos yung PhilHealth, let's say, tinanggal natin yung 30%. Halimbawa lang, gawin natin ang 50%. So, sa 50%, meron pa tayong alas. Yan nga yung health card na yan. Yung pang health card natin, I think palagi ko meron percentage din po yan eh. Para sa ating mga nanonood, alam nila, makakala nila, oh, may darap 50% yan, sagot na ng health card ko yan. May ilan po ba ang kayang i-accommodate nitong health card natin? The rest ba na natira bang bill or there is only percentage lang? Meron po tayong, Juan, yung 3,000 every confinement doon sa mga local na sakit lang, mga sakit ng tiyan, okay. Pero po pagka yung mga major kwan, may mga operation, yes, o kaya talagang sakit sa puso, 5,000 po every confinement. Every confinement? Opo. Every confinement po siya na magagamit siya yun. So 5,000? Opo. Ayun. So para maliwanag sa ating mga kalapenyo na kapag ka kayong pumasok sa mga hospital na binanggit, obligado mapapakinabangan ninyo with a certain percentage na sinasabi para diyan kasi baka ipagkamali. Akala ko may libre lahat. O hindi mainap, nagkakaunawaan tayo. At siguro Ma'am Julie, isa pa rin pong tanong dito. Ano po bang mga sakit ang covered ng ating health card? Lahat po ba ay pwede dito? O may mga ano lang po, certain na pwede po kahit anong sakit siya. Mapera po lang sa yung mga pagpapa-opera, yung kanya ay cosmetology, yung mga hindi po yun. Pero po, pagka yung may mga bukol na aalisin, at outpatient po siya, magagamit pa rin po yan. May binibigay po kami certain amount, kung nyari tatahiin na nabagok ang ulo, o konti lang na kailangan outpatient din, 1,200 po sa doktor, at 385 dun sa kanyang sa room nung pinag-operahan. So, mayroon din po kahit po, ayun nga po ating laboratory procedure, magagamit po siya kahit outpatient. Yung mga sinabi ko po kanina, na mga laboratory procedure, kahit po chemo o kaya dialysis, pwede pa rin po siyang magamit. At saka isa pa po pala, idadagdag ko yung maintenance medicine natin sa senior citizen at saka po yung ating mga eyeglasses for senior citizen at saka po sa PWD. Nakaka-avail po siya sila. Kasi ang kailangan po nila eyeglasses para ma-check up talaga ang mata nila kung kailangan po ang salamin. Kung hindi naman po kailangan magsalamin at kailangan pang ang ophthalmologist para may operation, nire-refer po sila ng mga ating mga optometrist sa provincial hospital for operation ng cataract. Ang atin na po mga optical clinic ang nagre-refer. Hindi po agad binibigyan ng salamin, talaga tinitingnan po kung kailangan ay salamin o operation.
o further kung po treatment sa mata. Kaya yun po yung maganda eh. Yung hindi na tayo nabili sa mga bangketa lang na sukat sa ating mata, talagang titingnan po yung mata natin. At yun po yung benepisyo ng health card para sa ating mga senior citizen at PWD. Ganun din po yung maintenance medicine natin. Ang maintenance medicine po natin ay kinukuha sa butika ng bayan. Ngayon po may MOA din tayo sa Mega Life. Kung wala po sa, sa ating butika ng bayan, i-refer po ng butika ng bayan sa Mega Life para po makakonsume yung mga gamot na kailangan. Mm-hmm. Opo. Ito naman po, Madam Julie, regarding po ito dun sa mga nawawala o namimiss place itong mga card na ito. Alam naman po natin na ito ay sa lahat ng pagkakataon, kung ikaw ay mag-a-avail nito, ay palagi mo itong kinakailangan ipakita. Pagbili ng gamot, pagka-avail ng discount sa mga fast food chain. Kung sakasakali po na mawala ito, ano po ba ang mga requirements? Sapagkat ito po ay nangyari na sa mga nakaraang panahon na lubha pong nahihirapan itong mga kababayan natin, lalong-lalo na itong senior citizen PWD, na makakuha ng kopya. Ha? Ito po ay hindi ko nababanggitin sa mga panahong yan, ay hirap na hirap sila, kailangan magpabalik-balik pa, magdadala ng another requirements or documents. Sa panahon po ng ating kasalukuyang administrasyon, ano po ba ang pagbabagong na-i-apply natin upang hindi po na mahirapan itong mga nawalan ng mga card na ito? Yung pong card natin, binibigay natin ng libre, walang bayad. Ano ho? Talagang binibigay natin sa beneficiary. Pero pag nawala po, hinihingan po namin ng affidavit of loss. Kasi kung lahat lang po nang mawawalan, ay sasabihin nila hindi lang nadala ang card, nawala na. Kaya kailangan po affidavit at loss at nagbabayad po sila ng 100 pesos sa ating treasury. Para naman po talagang ingatan nila yung card. Kasi napakamahal din po ng isang card na yun eh. Libre na po namin ibinigay. Pag winala ninyo yan, magbabayad na kayo ng 100 pesos para sa bagong card. Requirements. Pero yun din po, wala na pong requirements. Wala na pong requirements. Yun lang po yung affidavit of loss kasi nasa system nasa na po, record. May system po tayo. Kinawan po ni Sir Merbs na may system po tayo na nandun na po yung lahat. Hindi na kailangan ulihing ng mga requirements. Okay, ko ka naman po, kung card po ng senior po ang nawala. Yan. nung ako pa ang presidente dito sa Calapan, tsaka sa Mimaropa, ang ginawa ko, sumulat ako sa lahat ng mga establishment na nagre-require ng ID ng senior. Tulad ng mga fast food sa terminal natin dito sa Pier, maging sa Batangas, at saka ano pa ba. Yung mga yun, sumulat ako na kung maaari ay ibigay sa akin yung mga ID or kung hindi sila kami NGO, ay ibigay ang lista at nakalagay naman doon kung taga saan para ma-info kung maibigay sa amin, maibigay namin, maisuli. At kung hindi naman taga rito at nakalista lang, tatawagan namin yung Oscar room na sasabihin namin yung ID nung si ganon na taga riyan sa inyo, nasa amin, paano namin maibibigay. Isa lamang yun sa solusyon. Pero yun nga, yun sa amin, palibhas ay hindi pa nagagawang yung plastic, yung PPE, ay papel pa lang. Kaya yun nga, umingi rin kami tawag dito, affidavit of loss. Pero kung justified naman, kinakuha na lang namin na konsiderasyon. Pero hindi nangangahulugan yun na lagi na lang ganun. Pagka yun ay naka-note dun sa amin, pangalawang issue na, pangatlo na ito eh. Lagi na lang nawawala. Pero very soon, mga ilang panahon na lang, gagawin na rin plastic. TBC. At yan naman, TBC. Ay noon ko pa, nung ako pa ay Secretary General sa National, nag-request ako sa National, sa DSWD, kung saan sinabi ko ron ang kahalagahan ng tamper-proof na ID.
Dahil katulad ng sinabi ko kanina, merong mga gumagawa na peke. Ipinagmamalaki pa dito sa atin, sa Kalapan, may kaya, malaki yung paupaan na ipinagmalaki niya na siya ay may ID rin sa Metro Manila. Sabi ko, bawal yan, baka hindi mo alam. Eh, hindi naman ikaw malalaman. Maaring hindi malaman. Pero, paano ka nakakasiguro na walang galit sa iyo? Pag nalaman yan na ikaw ay may dalawang ID, pwede siyang humingi ng ebidensya doon sa binilhan mo. Like for example, sa mga fast food o kaya sa mga drugstore, may pinirmahan ka ron. Nakalagay doon ang ID number mo. Dahil sa galit sa iyo, gagawa ng paraan para ikaw ay maihabla. Nakakahiya. So, para lang forewarned, para makuwanan sila. So, ganyan yan. Ngayon, kami ay papel pa lang. Pero very soon, magagawa na yun. May parusa po ba yun, Sir Roca? Just in case po mapatunayan na nagkasala po yung tao, yung isang senior citizen, ano pong parusa? 50,000 lang. 50,000. Mm-hmm. Tapos, dalawang taon lang pagkakakulong. Okay. Isa pa, yung kilala kang tao, na pahabla ka dahilan sa ganun. Kakaya. Okay. Eh, so, balikan ko lang po si Ma'am Jumi tungkol po sa binipisyo po natin sa health card po natin. Baka po hindi niyo lang po nabanggit. Ito po ay buhat po naman po si Mayor Malu. Ano po, meron na po tayong sarili psychiatrist. Totoo po ba po ito at tuloy-tuloy po yung pagsiservisyo nung hinar po natin na psychiatrist para po sa mga mentally ill na Kalapeño po? Ah, totoo po yun. Meron na pong nag-duty dito na psychiatrist, si Dr. Saho from mental hospital mismo. Doktor? Saho. Ah. Ay, siya po ay naga dito. Parang kung twice a month na naga, bibigay po siya ng schedule para sa mga mental patient natin. Mm-hmm. Sabi ko nga po, medyo napatigil yung ating bigay ng gamot. Pero meron naman pong binibigay ang DOH kay Dr. Saho na ipinamibigay pa rin natin ng mga gamot. Pero meron na po tayo ngayong Mega Life na counterpart na naging MOA. Ano po? So pwede po kung may kakulangan doon, pwede po basta't may recommendation ng doktor at reseta ng doktor galing kay Dr. Saho, pwede pa rin po 'yon na ibigay sa Mega. So activated na po activated yung partner natin. Na po. Opo. Activated na so, po. So may limit din po yung amount. 1,000 pesos po per 1,000. Month ang bigay natin. Oh, na mga medicine. Opo. Ganun din po sa ating mga senior citizen, 500 worth of medicine every month ang binibigay natin. Pero binibigay na po for 3 months para hindi po pabalik-balik sa butika. So, 1,500 na gamot sa loob ng 3 buwan. Okay. Kaoka, ito, madalas ko pong marinig ito sa mga senior citizens. Mula Buhuan hanggang Nazareto, hanggang dyan sa Wawa, hanggang doon sa Canubing, 1 and 2. Gaano po katagal ang proseso ng pagpapamiyembro at paggawa ng ID? Ay, kung di ba? Kasi parang matagal po eh, sabi nila. Parang natatagalan sila. Hindi eh. Pwedeng mahintay. Baka pinakamatagal na siguro ang 20 minutes o 15 minutes eh. Wala namang napakahiya. Dami, provided yung requirement na andyan. Unang-una ay mag-fill up sila ng application form. May dala silang birth certificate at yung apat na one-by-one ID. Ngayon, in the absence ng birth certificate, meron kasi, ito yung personal kong obserbasyon. Nung ako pa presidente ng Kalapan, napansin ko sa ating city registry office na maraming mga senior ang kakalipumpunan. Halata mo na sila ay ikangay mga may hirap. Nung tanungin ko, wala silang mga birth certificate. Nung panahon kasi namin ay hindi palibas ay walang nakukuhang benepisyo pa. Parang binabaliwala ang pag-release. So,
Pero ang isang kwan doon, mahirap. Hanggang ngayon mahirap, at yung mga anak mahirap din. So hindi nagkatrabaho. Walang record ng employment or walang mga ID dahil hindi nakapag-aral. Ngayon, ang ginawa ko, nag-request ako, sumulat ako sa sanggunian kasama sa mayor na kung maaari ipalibre ang pagbabayad ng mga birth certificate. Yun, pag re-register. At nagawa naman ng ordinansa. Yun ang maganda ron. Ngayon, pinakinabangan nila yun. Ngayon, nung ako'y maging OSCA head, sabi ko, pwede i-simplify yan eh. Wala kang kwan, wala kang birth certificate, baka meron ka ng lisensya. Hindi ka bibigyan ng lisensya kung hindi ka muna nag-submit ng birth certificate o GSIS, SSS. So, sapat na yon na ikaw ay senior citizen. Kung senior ka nga, nakalagay doon ang birth date mo. So, pwede yun in the absence ng birth certificate. Okay. So, wala tayong oras. At I think sa inyo po, mga nanonood, ay nakatulong sa inyo itong mga ilang may pinaliwanag sa atin ng ating mga bisita. Bagamat meron pa ako sanang gustong itanong eh. Okay. Kaya lang wala na tayong oras. Baka kung sakaling pagbibigyan ninyo, mabilisan sagot lamang po ito. Sige. Sa kasalukuyan po, itong payout na binibigay ngayon ay galing sa national. Tama po ba? Yes. Okay, galing sa national na mayroong pinapanukala or nakaprograma ito na manggagaling naman sa lungsod. Na itong manggagaling sa lungsod na ito ay walang sinisino kahit pa ito ay mayroong SS, GSIS, may tatlong building, may nagpapadala ng mga anak galing sa abroad. Tama po ba na mabibigyan din dito sa panukala ng ating Mayor Murillo? Tama po yan. At yan ay doon, intended yan doon sa hindi tumatanggap ng pensyon galing sa national. Sa Makati po ba, kung ang isang lolo at lola ay tumatanggap sa social pension na, makatatanggap pa rin siya dito sa iya? Inilalaan na po ng lungsod? Yes, makakatanggap ng 2,000 at yan ay ibibigay itong coming October celebration ng Elderly Filipino Week. Okay. Congratulations po sa ating mga lolo at lola sapagkat punong-puno, umaapaw ang mga programa sa inyo ng kasalukuyang Administrasyong Murillo. Dagdag pa itong mga gatas, dagdag pa itong mga benepisyo na binanggit ni Madam Julie Paduada pagdating sa mga kalusugan. So siguro po, pasamantala magpapaalam kami sa inyo, subaybayan po ninyo ang mga programa po namin na ibibigay sa inyo sapagkat maghahatid ito sa inyo ng lalong pang impormasyon na kung ano ba ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa kasalukuyan para sa ating mga kalapinyo. Bago po tayo tuluyan na magpaalam sa ating palatuntunan, bigay muna natin ang maikling hapag para sa kanila, ang hapag para sa inyo, para sa inyong pang ilang mga sasabihin. Sige po, Madam, ladies first. Sa ating mga beneficiary, ay kayo po ay talagang mahal na ating mayora. Binigay na po sa inyo ang lahat. Kaya po, alam ko naman na nakakatulong po ng malaki ang mga benepisyo na ibinigay sa inyo. Kaya yan po inyong ingatan at mahalin. At lalo na po sa ating mga ospital, sa ating mga optical clinic, sa ating mga diagnostic clinic, na nakipag-mowa po sa city government. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa city government at sa inyong tiwala. Marami pong salamat na muli. Thank you, sir. Maraming salamat at ganun din sa ating mahal na mayor. Patulad ng sinabi niya, patuloy po tayong magtiwala sa ating mahal na mayor. Lahat ng paraan ginagawa niya sa lahat ng sektor, hindi lamang sa senior, sa PWD, sa lahat ng kalapeño. At alam ko, meron pa siyang nakalinya ng mga proyekto para sa mga taga-Kalapan. Kaya magtiwala po tayo. Huwag tayong maniniwala doon sa paninira at yun ay hindi makakaganda sa ating lahat. At sa amin po na naging kasangkapan sa palatuntunan ito, mag-iiwan po kami sa inyo ng isang maligayang araw. Ako po ang inyong lingkod, Junard Nakapulco, at
ito pong programang pag-usapan natin ay inyo pong mapapanood sa Facebook page ni Mayor Manong Murillo, sa Facebook page ng MIS. Maraming salamat sa MIS, sa pamuna ni Sir Mervin Abogado at sa grupo. At ganoon din po sa City Information Office, mapapanood po ninyo ang programa ito. Maraming salamat po. Hey, Nobby Acosta po, abangan po ninyo ang iba pang mga department head na magiging panauhin namin sa programa ito. Okay, I'm Jerry Alcaide po. Maraming po salamat. So, mabuhay po kayo! Magandang araw sa inyo lahat!